bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga i-upload kong video. So, ang topic po natin ngayon ng mga kamami ay ang buhay OFW. Yes, tama po kayo. Share ko lang po sa inyo ang mga katotohanan sa likod ng pagiging isang buhay OFW. Unang-una, gusto kong topic natin is tungkol sa pagpapadala ng pera. Yes po mga kamami, tama po yung narinig nyo. Sa pagpapadala po ng pera. So, base po ito sa aking experience, sa aking naranasan noon pa na, noong panahon na ako meron pang kasama sa buhay. What? Kasama sa buhay. Kung meron pa akong asawa, ganon. Noon yun ah. So, experience ko to sa kanya. Si-share ko lang. Pero ito yung katotohanan. Talagang totoong nangyayari bilang OFW. So, kung ikaw nanonood ngayon ay isang OFW, siguro or sure na ako na naranasan mo din tong naranasan ko. So, ikukwento ko yung naranasan ko tungkol sa pagpapadala ng pera. So, di ba tayo pag nagpapadala ng pera or pag sumahod na pala tayo is one thing na naiisip agad natin na kailan ko kaya ito mapapadala sa pamilya ko? Kailan ko kaya ito mapapadala sa asawa ko? Kailan kaya ito makakarating ng Pinas? Diba mga kamami, yung po ang nasa isip natin nung pag sumusweldo na tayo? So yun po ang katotohanan na tayong mga OFW ay nag-iisip ng ganon. So sa kagaya ko yung naranasan ko to, nung panahon pa na nasa middle isa ko, so ang hirap po magpadala ng pera. Kung hindi ka makiusap sa mga amo mo or sa driver ng amo mo. Makikisuyo ka para maipadala po yung pera. So maraming mga isipin, di po ba? Kung paano agad makakarating yung perang pinaghirapan mo sa loob na isang buwan para makarating sa pamilya mo. Kasi ang katotohanan talaga mga kamami is yung masakit man pero totoo na bilang OFW naranasan mo or naranasan ko to or baka naranasan mo na rin na nakakatakot ang salitang kamusta. Hindi po ba? Andun yung pagmamahal, yes, mahal natin sila. Pero kadalasan yung kamusta ay kasunod na kailan ka magpapadala. So wala na tayong choice doon. Kasi yun ang katotohanan bilang OFW. Kaya tayo pumunta sa malayong lugar is para sa pamilya natin, di po ba? So kapag yun na nga po, yung katotohanan na in-message ka lang nila kapag alam nilang malapit ka ng sumahod. Masakit, malungkot. Pero yun po yung totoo. So tayo naman, wala naman tayong choice kundi ipadala sa pamilya, di po ba? Yun kasi ang dapat eh, dahil kaya nga tayo lumayo para magkaroon ng magandang buhay ang pamilya natin, kaya tayo nagsusumikap sa ibang bansa para sa pamilya natin. So, ang katotohanan nito is kapag nakapagpadala na po tayo ng pera, lilipas pa po ang mga magbilang tayo ng 1, 2, 3 hanggang 3 araw. Iisipin pa po natin yon sa loob ng ating pinagtatrabahuhan kung natanggap na ba nila yung pinadala mo. Yes, mga kamami, yan po ang katotohanan ng buhay ng OFW. Yung mag-iisip ka pa kung nakuha na ba nila yung pinadala mong pera. So, yun naman palang nasa Pinas na asawa mo, pinapadalahan mo ng pera, is nakuha na. So, dahil nga po yung na-experience ko to ay noon pa, so, imbis na may nasisave kang pera, para sa sarili mo, para pag umuwi ka, meron kang kahit pa konting ipon, mababawasan dahil kailangan mong magpa-load para tumawag. Kasi kailangan mong pa siyang tawagan to confirm lang kung nakuha na po ba yung pinadala mo. Yes, mga kamami, tama po yung narinig nyo. Yan po yung ginagawa ko noon. So, naghihintay pa ako ng mga 3 araw para lang malaman kung nakuha na ba yung padala ko. So, no choice ako kundi magpa-load uli para lang tawagan at alamin kung nakuha na ba. At thanks God, the day pala na nakapagpadala ka na is nakuha na.
So, pag narinig mo na na tumawag ka na, "Hello, ano ba? Kamusta? Nakuha mo na ba yung padala ko?" Ang isasagot sa'yo, "Oo, eto nga eh, paubos na. Mawawala na uli kami ng allowance." O, di ba? Buhay OFW, di po ba? Yan ang katotohanan. Tumawag ka pa. Para lang malaman kung napadala na. Yung pala, nakuha na pala. So, wala ka pang kaalam-alam. Napaubos na pala yung pera. Yan ang katotohanan, mga kamami. Na-share ko lang po sa inyo dahil gusto kong malaman po ninyo kung ano talaga ang tunay na buhay ng mga OFW yung kagaya ko. Sa mga naka-experience po nito, siguro naman meron isa sa inyo sa mga nanonood ngayon. Share nyo naman kung ano na-experience nyo sa pagpapadala para sa pamilya. Ilang araw nyo ba bago pa nalaman na nakuha na yung padala nyo? Don't forget to comment. Comment lang kayo mga kamami. Ito naman po ay isang usap-usapan lang bilang buhay OFW. Yun lang po ang ating topic ngayon at hanggang sa muli. Sa susunod po uli at kung kayo po may gusto pang malaman bilang buhay OFW, huwag niyo pong kalimutan mag-comment at sabihin ang inyong mga katanungan. At ako po'y sasagot sa inyo sa abot ng aking kakayahan mula sa aking kabituran ng aking puso. Ouch! Napakalalim naman yon, mami. So, yun lang po mga kamami. Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa panonood. At pagtambay sa akin at huwag niyo po kakalimutan i-share, subscribe and like and hit the notification bell para sa susunod po natin topic ay maabangan niyo na naman. Hanggang po sa muli, maraming po salamat. Mag-iingat po kayong lahat at God bless po. Bye-bye!